Inaasahang pipirmahan ngayong araw ng mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas at ng CPP-NPA-NDF ang joint statement kaugnay ng mga napagkasunduan nila sa unang bahagi ng peace talks sa Oslo, Norway. Kasama rito ang mga usapin sa ceasefire at amnesty. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Sa hudyat mula kay GPH Peace Panel Chairperson Secretary Sylvester Bello III, sabay-sabay na nagsalo-salo ang mga panel members ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF sa budol fight na inihanda ng Filipino community dito sa Oslo, Norway. Gain na nakisalo ang mga kilalang leader ng rebelding grupo sa tradisyon ng kainang kadalasan ay ginagawa ng militar. Ako ay nagsusulpa, pasalamat sa inyong lahat. Ako ay napalaban. Sa dami ng pagkain na yan, palatandaan na punong-puno ang inyong pagmamahal sa mga kababayan. Eksakto ang timing ng salo-salo dahil bago maghapunan, natapos na ng dalawang panigang pagbuo sa joint statement na inaasahang pipirmahan. Nagkasundo na kasi ang GPH at CPP-NPA-NDF sa mga usapin ng ceasefire, amnesty, joint agreement on safety and immunity guarantees o JASIG at pagpapabilis sa usapin ng socio-economic, political at electoral reforms. Maging ang mga tauhan ng Foreign Minister ng Royal Norwegian Government na siyang third-party facilitator at gumastos para matuloy ang peace talks na ito, hanga sa ipinakitang pagkakaisa ng dalawang grupo. They're solution-oriented. They like each other, and it makes my job so much easier. Inaasahang dadalo sa signing ceremony ng Foreign Minister ng Norway. Ang tagumpay ng limang araw na peace talks, mangangahulugang magtutungo na sa round 2 ang usapan kung saan tatalakay na mga ugat ng rebelyon ng CPP-NPA na susubukang tugunan ng pamahalaan. Rafi Tima, GMA News.